Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan, Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang natitirang araw ng iyong October. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Gulo isip ah. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso yung mga comments. At sa mga... Okay. Pa-personally din, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang, yung sure or intuition, labakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Okay? Okay, so nakita ko sa'yo dito, yes, may mga new idea, may mga mag-a-unlock, kumbaga, yung may mga katanungan kayo na nasa isipan nyo, ngayon is, maaring ma-receive nyo na yun, ano, may mga answer, ganyan. And then, also, a destiny, yan, yung mga gusto nyo ma-fulfill, also, there's a fulfillment kasi, mga gusto nyo ma-fulfill. Yan, ma-receive nyo na siya. Yung mga solution na hinahanap nyo, eto na, maaaring lumalabas na, no? May parating na, na mga ano. Siyempre, handan din yung ano eh, the key is nasa sa'yo. Alam mo, yung, nasa sa'yo yung sugusi sa lahat ng mga kasagutan na gusto mong masagot sa buhay mo. No, yun na nga lang, ay kung papasok ka dun sa pintuan na yun or papasok ka dun sa idea na naisip mo. May mga conflict or may mga pag-uusapan, mga debate, yan, debate, may mga pain kang mararamdaman sa iba sa inyo, either physical man yan or activity man yan. Andun din yung may mga sitwasyon na it's so hard in English eh, sorry no. Yung hard para sa inyo, alam mo, sa trabaho, hard yung trabaho nyo, ganyan. O kaya, yung mga nangyari sa buhay nyo ngayon na nahihirapan kayo, ganyan. There's a hard work ako nakikita na sa iba sa inyo, no? And then, dito rin yung courage. Kailangan doon ng lakas ang loob, ano? Dito. Hindi yung maybe you or someone is want a protection ako nakikita. Sa iba, gano'n, no? So, nakita ko dito, maaaring ikaw, may gusto kong protektahan, or may tao na gusto kong protekta sa'yo. And then, sige, syempre, doon din sa sarili mo, you need to protect yourself din, no? And also, do it come to a finances, ganyan. Medyo ingat-ingat din, no? Hindi siguro, hindi kakaroon na kayo ng mga, yung how to manage your mga finances, ganyan. Ang nakita ko dito. And when it comes to iba sa inyo, kung nagkakaroon kayo ng mga problema when it comes to your relationship, family, or house, something, nakita ko naman yung growth nito, no? Nakita ko naman na nagkakaroon naman ng bunga or kaliwanagan dito sa situation, no? Kahit nagkaroon man ng mga debate, magkakaroon ng mga kaliwanagan sa nakita ko dito. Also, yung iba dito is napaka-ano, no? Hindi ko alam kung ikaw or there's a person na masyado siyang they want privacy. Parang gusto niya ng maging private muna, ganyan. Ang nakita ko dito. Or baka ikaw, ganyan, di ba? You want to secure yung isang situation sa buhay mo. Sarili mo, anak mo, family mo, karelasyon mo, yan, ang nakita ko dito. Andun din yung pagiging, ano, no, comfortable. May mga sitwasyon sa buhay mo na magiging comfortable ka. Talaga may mga mag-a-unlock, ano? May mga mag-o-open sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito. Tingin ko dito, iba dito is happiness.
There's a lab ako nakikita dito eh. There's a lab. And someone want to care. Ang nakikita ko dito, someone want ng pag-aalaga. No? Baari ikaw or just a person here. Kung may anak ka, ganyan. May ganun. O kaya ikaw may gusto ka ng protektahan. Ganyan. So nakita ko dito. Kasi spade is spade. And the heart. Kasi two eh. Tingnan natin. Alagaan mo yung sarili mo ha. Kasi... alagaan mo yung sarili mo. Tingnan natin, Gemini. Kukala ako ng apat, ha? Para kay Gemini. Ano pa dapat malaman ni Gemini? Titignan ko, ha? Hustisyahan ko to, ha? Pero, maaring hindi ito ang energy mo, ha? Para kay Gemini, may dapat ba siyang malaman bago matapos ang October 2024? Tandaan nyo, maaring ito is tapos na, nangyayari or nangyayari pa lang. Okay? Uy. May mga, ano ha? Uy, ganda. May mga katotohanan. Mga new ideas, ganyan. May mga situation na, may lungkot. Tingnan natin yung lungkot ha. Kasi someone is, ano eh, hiding yung feelings, no? Nakikita ko dito, parang hindi yung situation na sa isa kasing foundation, either your work, family, relationship, kaibigan, ganyan. Andun yung ano yun, nagkaroon na rin ng mga changes talaga, no? And then, maybe you, may mga malalaman kayong katotohanan, no? May mga kaliwanagan, actually, sa nakita ko dito. Kasi may nakikita ko dito na maaring may tao dito na sadness, may tao na maaring nagkakaroon yung iba sa inyo ng problema with comes to your money. May mga sitwasyon ako na nakikita na sa iba sa inyo or a vice versa na yung hindi nyo pa totally ma-accept sa sarili nyo yung isang bagay. Kahit alam nyo yung katotohanan. Yun. Pero hindi na may nakikita ko na ginagawa mo naman yung lahat para sa sitwasyon na to. Tingnan ko nga. May tao na nag-block. May mga binilak na ba kayo? Tingnan ko nga, there's a fear. Sorry dun ah. The Tower. Sorry ah, kasi parang nangangandidato na yung mga yun. Ano po mangyayari dito? Oh. Okay. Tapos, ano po, ano niya, resulta? Uy. Okay, may nakita ko dito na maaaring magkakaroon ng mga pag-uusap na ng isang malapit sa puso. Yan. Pag-uusap na isang malapit sa puso, maaaring in that time is nakikita ko dito na parang marirelax ka na. Parang makakaramdam ka ng relaxation. Ganyan. Hindi yung makakaramdam ka ng mental peace dito sa tao na to. Sa nakita ko dito. Itong tao na kasi there's a union. Kumbaga, there's a union or there's a bonding ako nakikita dito na iba dito is matagal nyo na itong kakilala. Maaring ito is a friend or karelasyon, no? Sa nakita ko dito. Andun yung sitwasyon na pag nakausap mo siya or a vice versa, makakaramdam ka ng relaxation dito sa tao na to. Sa nakikita ko dito. Also, someone is missing, ano? Someone, maaaring ikaw, you miss this person, or also, yung mga maaaring marirumanizing nyo or pag-uusapan nyo yung mga the past and yung mga the bad things ang nakikita ko dito, no?
Doon na nakita ko. Andun yung situation na dito sa isang foundation na to kasi ang daming nangyari. Problema. Alam mo yun? May mga revelation, may mga unexpected na mga nangyari. And maaaring isa dito is they want to abandoning the past also. Pero it comes dito kasi sa pagkikita na to, nagkakaroon ng reminiscing. No? Ganyan. Nagkakaroon kayo ng reminiscing from the past. After po nito. And there's a new beginning, oh. There's a magician kasi. New beginning tagalaga. May mga good news and happiness ako nakita dito. Yes, there's a new horizon ako na nakikita sa inyo. Kumbagahan din yung kasi maari yung isa sa inyo is very a practical person. Maaring siya yung tao na breadwinner sa kanyang family, ganyan, or a person na practical talaga siya, no? May tao rin kasi ako dito na nakita ko na alam mo yung in the past is andin yung deep wound or yung mga deep unhappiness na nangyari. Maaring ikaw ito or vice versa, maaring nangyari sa kanya, no? Yung feeling niya, pinagtaksilan siya, feeling niya binakstab siya, feeling niya nagkaroon ng mga rock bottom, yung abandonment na yun, mistosya na yun. And then yung nakita ko dito is, ang matagal na niyang nararamdaman yun eh, itong tao na to, na yung sakit na yun, yung abandonment na yun sa nakita ko dito sa kanya. And then yung, pero isa sa kanya dito sa nangyari na yun na parang nagbigay sa kanya ng katatagan in life. Kumaganahan din yung nagkaroon siya ng clarity kung ano talaga yung gusto niya. Kumbaga yung pagpapasya na i-value ko yung ngayon yung sarili ko, poprotektahan ko ngayon yung sarili ko. Nandun yung part na yun eh. No, maaaring ikaw ito or just a person here, no? Or maaaring, halimbawa ikaw, kung ikaw is dating may karelasyon, ganyan. Andun ka na sa sitwasyon mo na inabandonahan mo na yung nakaraan, ganyan. And then, andun na yung pinaprotektahan mo na yung sarili mo para hindi ka na maloko sa mga ibang tao na binakstab ka, diba, in the past. Kaya ngayon, magiging, ano ka na, very practical sa nakita ko dito. And also, dito, sa nakita ko dito, someone, a new horizon again. Kumbaga, yung pagkakaroon muli ng magandang a long-term, good-term of relationship. Yun ang nakita ko dito. Halimbawa, ikaw sa trabaho mo, ganyan. Gusto mo ng long-term, stable na relasyon sa trabaho mo, ganyan. Halimbawa, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo, diba, sa kapatid mo, ganyan. Sa mahalaga, sa puso mo. Yung nakita ko ito. Or maybe a friend, ganyan. Ang nakita ko. Someone's offering, no? May pabalik eh, no? May bumalik. Tingnan natin. Ano si ano? Kung sa iba naman sa inyo, kung nagkakaroon kayo ng problema with comes sa mga kapatid mo, anak mo, ganyan, maari magkakaroon ng ano, no? Ng pagkakasundong muli, ganyan. Eight of Swords. Tapos na to? Opo, tapos na po. Tapos na pala. Okay, it's good naman. And dito yung, ano, yung situation na yes, nagkaroon ng communication or may tao dito talaga na communication na nakikita ko rin naman na kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo in the past na natrap ka and then yung mga situation na na-stuck ka, yung na-prostrate ka, nakita ko dito, nagkakaroon na ng renewal. Kumbaga, ma-receive mo yung katotohanan in this part. Kasi we have the 9 of
coin. Ibig sabihin, hindi yung pagkakaroon na ngayon ng pagiging stable in life, yung makukontento ka na. Alam mo yung pagkakaroon ng kontento. Okay, yung nalaman ko na yun, na kontento na ako, yung nalaman ko na yun, I know na, alam ko na kung yung how value you are, ganyan. No, kumbaga nagkakaroon na sa'yo ng renewal when it comes to yourself. Yung dating mga stress or stuck or frustration in your life is nakikita ko naman ngayon na nagiging okay na. Which comes din naman sa iba sa inyo, nagkakaroon na rin kayo ng discipline, no? Nagkakaroon na ng disiplina. Andun na kayo sa nakatingin na rin kayo sa the future. Andun na yung stress, andun na yung mga situation na nakikita mo na yung totally yung the fact. Alam mo yun? Mas ngayon kasi nakita mo yung katotohanan sa buhay mo. No? When it comes to your money, sa nakikita ko dito, yes, there's a, may abundance ako nakikita dito. When it comes to you, nagkakaroon din ng development. Nagkakaroon ka na rin ng mga creativity. Ganyan, no? Andun na yung, pagbabago. May mga kasiyahan ako nakikita sa'yo. It's a pleasure ako nakikita. May mga kasiyahan na nagaganap or magaganap sa buhay mo. Lalo na sa iba dito is stability when it comes to your pera, ganyan. O kaya sa kaibigan, sa magulang, ganyan ang nakita ko dito. Tingnan pa nga natin kung ano yan. May wealth ako nakikita sa iyo. Ano pwede ko pang malaman dyan? Uy, nagkakaroon na ng movement ah. It's good ano, nagkakaroon na ng movement. Andun na rin yung lakas ng loob mo. No, nakapokus ka na talaga sa future. Nakapokus ka na talaga sa pagkakaroon ng renewal to you, when it comes to yourself. Andun na yung katatagan. Alam mo na kung paano mo i-drive yung sarili mo. Kasi andun na rin yung discipline, no? So nakita ko dito. Mas more kang naging smart than the past. Yun ang nakita ko sa'yo. Ituloy mo lang yun. Andun na rin yung pagiging fairness. Kumbaga, kung dati is hindi mo nakikita yung value ng ibang tao or kung yung situation na dati is nasa, alam mo yung masyado ka naging mapagbigay. Halimbawa, vice versa tayo. Ngayon, maintindihan mo na gusto mo na ispat. Kumaga, hindi ka, halimbawa, may dalawang magkaibigan, tapos nasa gitna ka. Wala kang pipiliin sa kanila. Masahanapin mo yung katotohanan bago ka mag-aksyon. Kung ano yung tama at sino ang mali. Walang tama at mali, kumbaga para sa'yo. Ang gagawin mo is yung magiging okay sa parehong side. Ganun ka na magiging ka-smart ngayon. Or you need, ha? Ano po yung creator? Uy, the magician again. Magician. Uy, ano na to? Tapos na to? Five of Coins. Yung mga minamanifest kayo, no? The Six of Coins. Okay. Andito yung manifestation, ano, na nakikita ko na, yes, sa ngayon, hindi yung takot. May mga takot, nalilito ka, ganyan. Siguro, hindi yung, also yung emotion, because of that betrayal din sa iba. Maybe you are illusioning, or yung iba dito, nagkakaroon kayo ng danger, anxiety. Pero sa nakita ko to, this is the past. Yung iba sa inyo, andito kasi yung siguro meron pa talaga na part sa buhay nyo na hindi nyo pa totally ma-accept. Ganyan. Ang nakita ko. Andi yung sitwasyon na nagkakaroon pa rin siguro iba sa inyo ng when it comes to money, financial problem, when it comes sa ibang parte ng aspeto ng buhay mo, andun pa rin yung hardship na feeling mo, yung sadness actually nahandoon. Yung sadness nahandoon,
yung situation na parang feeling mo na reject ka, ganyan. Ang nakita ko. Pero it comes kasi sa ano eh, sa manifestation, ang nakita ko dito, give and take, no? Kumbaga, andun yung situation na kailangan mo ring balansehin yung meron ka sa ngayon. Halimbawa, sa pera. Kung medyo nagkakaroon ka ng problema sa pera or relationship, no? Kailangan give and take. Kailangan balance, kumbaga, ang nakita ko dito. Kasi hindi lang dapat na nagmamanifest tayo eh, no? Kailangan din nating umaksyon, siyempre. Kung hindi ka mag-aaksyon, walang mangyayari. Kung more on manifestation ka lang, wala rin mangyayari. Diba? Ah, oh, the lovers. Naman ba si the lovers? Okay. Sama manifesting. Alam ba, no? Sa nakita ko dito. Andito yung ano, no? Yung sinasabi dito na you need to keep moving to reach your goals. Sa nakita ko dito. Andito na rin yung ano. Maring ikaw or there is a person here na maaring tutulungan mo or vice versa, tutulungan ka, no? Dito. Ito is malapit sa puso mo. Sa nakita ko dito. Maybe your lovers, or maybe your friend, maybe kapatid mo, ganyan. Ang nakita ko dito, may pagtulong ako nakita. Maaring may mga marireceive ka, no? Either tulong or advice, ganyan. Ang nakita ko dito. Ando yung suporta sa nakita ko dito. Anong pwede ko malaman dyan? May tao na nagloko, no? Eight of Cups. Okay. The Ace of, ano, oh, Cups. Ibig sabihin dito, you will receive a message, no? Sa nakita ko dito, may marireceive ka nga message na medyo na may mararamdam ka daw na happiness, text message, news, ganyan. Makakaramdam ka. Kumbaga yung sadness na you feel incomplete. Ngayon makakaramdam, makikita mo na daw yung happiness in your life. There's a new beginning talaga with the Magician. There's a new beginning talaga ako nakikita sa iba sa inyo, no? Na kasiyahan in your life. Maaring may mga tao dito na they willing to support you, ganyan, or vice versa, they willing to support you para sa mga achievement mo. Sa iba naman dito, may mga bagong tao na makaka-recognize sa'yo, no? Kumbaga yung makikita nila yung ability mo, yung galing mo, yung mapapansin kanila, ganyan. Iba naman dito, there's a person here na ako nakikita, either new or a past person, ang nakikita ko dito. So, iba dito new. Na maaring there's a new love offering ako nakikita dito sa iba. No? May ganun. Ako nakikita dito. There's an enlightenment. May mga wish come true ka daw na makakamit, oh. Kasi this is a 8, 9, oh, di ba? Kumbaga, makikita mo na may tao dito na mag-o-offer ng iyong kakulangan. Ganyan. Ang nakikita ko dito. Is a lovers. O vice versa tayo, ha? May mga pagtulong talaga ako nakita dito. There's a new beginning in your life. Sa iba dito is opportunity, no? Iba dito is love, work, ganyan. Bakit nakandiyan si Five of Cups? Bakit may lungkot? The Justice and the Eight of Coins. Four of Coins. Bakit andyan si ano?
Puro pera to ah. Andun yung ano, no? Yung mga regret. Andun yung mga regret. May mga situation talaga na like fail or maybe there's is a disappointment, no? Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo. Pero magiging stable to. Ang sabi dito, kung nakakaramdam ka daw ng lungkot sa ngayon. Kasi sa ngayon kasi may mga gusto kang itama eh. May mga gusto kang i-correct sa nakita ko dito, no? Pero you need to give effort then. Kung ito is related sa money, bigay mo yung effort mo. You need to focus. Kung ito is related sa money, work, ganyan. Or a situation na parang nagkakaroon ka ng sadness, bigay mo yung effort mo dito. Itama mo yung mga mali, no? Sa nakita ko dito. And this is the time na rin na kailangan mo rin na self-care sa sarili. Baka iba dito nagkakaroon na ng self-care sa sarili. Or you need, no? Or kailangan nyo na rin talaga na mag-ipon ng money. Maaring iba dito is nagsisave na ng money. Ganyan. Binibigay na yung effort sa isang bagay. Trabaho man yan or stability man yan. Kung ano mang sitwasyon na yan na parang nagkaroon ka ng lungkot or sadness, mga na-disappoint ka, no? Andun na yung ibibigay mo na yung effort mo doon. And then, nakikita ko naman na magiging okay ang lahat kasi with the King of Coin kasi is a stable person. Ako nakikita dito, no? Kung ito is a work, yes, there's a stable. Kung bagay yung mga mali na nangyari in the past o yung mga sadness na mga nangyari sa'yo, is nakikita ko naman na magkakaroon ng kasagutan. Magkakaroon na ng magandang resulta dito. Because this is a stable sa nakita ko dito. Iba kasi sa inyo, andun yung iba sa inyo, meron daw kayong sitwasyon na hanggang ngayon is hindi nyo pa rin siya ma-let go. Siguro yung sadness, siguro yung disappointment or yung mga sitwasyon na nangyari na nag-feel sa inyo, ganyan. No? Kaya hindi nyo pa yun mabitiwan. Kaya ngayon, gusto nyo nang itama yung mga i-correct yung mga dapat na i-correct. Ganyan. And also, for being sa sarili mo, handun na rin yung honesty. No? Uy, oh. Nine of coin. Puro pera to. Puro pera. Okay, ibig sabihin dito, meron na, meron kang tao na pinahalagaan nito. Merong tao dito na, or ikaw, may tao dito na, may tao kasi na na parang may sikreto? May lihim. May tao na may lihim na, alam mo yung they want a commitment. Ganun. May taong ganun. Someone want a commitment. Ang nakikita ko dito. May mga gusto siyang i-develop eh, actually. But siguro, so it comes sa'yo, nandito na yung nagiging slow man yung mga bagay-bagay na nangyari sa'yo ngayon. Pero nakikita ko yung development na ito na magiging okay ang lahat. Kumbaga, hindi siya pwedeng i-rush kasi dito, no, sa nakita ko dito. Slowly but surely, no, itama yung mga mali, ganyan. Ang nakita ko dito. Pero magiging stable siya. As in, you need to trust your intuition. Kailangan mo talaga mag-take a risk at pag-aralan yung mga bagay-bagay na situation. Baka iba sa inyo, no? Nag-aaral pa. Pag-aralan yung mga bagay-bagay na situation. Magpakatotoo ka. And then, syempre, huwag ka mag-doubt. Syempre. Diba? This is time na rin talaga na kailangan mong nagkakaroon kasi iba dito ng option or doubt sa sarili. Ganyan. Siguro, hindi yung you don't know how to proceed pa, kung paano mo aaksyonan, ganyan, or hindi. No? Kumbaga, na to, personal power mo na to. Hindi mo kailangan magmadali sa lahat ng bagay para makuha mo yung achievement na gusto mo ma-achieve in your life. No? Sa nakita ko dito. Pag-aralan mo maigi, pero you need to take a risk, syempre. Take a risk. Kailangan mo talaga mag-take a risk dito. No? And value, no? Value. Kung kailangan humingi ng
ng payo sa ibang tao, you need to trust more to your intuition and listen to your inner voice. Huwag kang mag-focus dun sa mga nawala, natapon, nasaya. Okay? You're in pain sa iba sa inyo. Balancing and control, ha? Arigato, namaste, God bless.